sinunghayan natin ang naging buhay ng isang natatanging bayaning Pilipina na mas kilala sa tawag na Tandang Sora. Ipinanganak noong Enero 6, 1812 at pumanaw noong Marso 2, 1919. Tara, tunghayan natin ang kanyang buhay. Ako si Melchora Aquino de Ramos, kilala bilang Tandang Sora. Tandang dahil na rin sa aking katandaan. Kilala rin ako bilang ina ng katipunan, ina ng himagsikan, at ina ng balintawa. Hayaan niyong ikwento ko sa inyo ang aking buhay. Isinilang ako sa balintawak. Sina Juan at Valentina Aquino ang aking mga magulang. Hindi kailanman nakapag-aral, pero dahil sa likas kong katalinuhan at galing bilang isang mga awit, kung saan-saan ako nagtatanghal sa mga lokal na okasyon. Gayun din sa misa para sa simbahan. Nang maglaon, ikinasal ako kay Fulgencio Ramos, Cabeza de Barrio o Punong Barangay. At nagkaroon kami ng 6 na anak. Nang pumanaw ang aking asawa, ipinagpatuloy ko ang kanyang pamumuno. Ako ang naging Hermana Mayor. Nagtrabaho ng gusto upang mabigyan ng magandang edukasyon ang aking mga anak. Naging bahagi ako ng revolusyon. Nagtayo ako ng tindahan na naging kandungan para sa mga may sakit at sugatan na mga revolusyonaryo. Kinukop, pinapakain at binigyan ng medikal na atensyon, pinapayuhan at ipinagdarasal sila. Ang mga lihim na pagpupulong ng katipuneros ay ginanap din sa aking bahay. Nang malaman ng mga Espanyol ang tungkol sa aking lihim na pagtulong sa mga katipuneros, inaresto ako ng Guardia Civil at ipinatapon sa Guam. Nang makontrol na ng Estados Unidos ang Pilipinas noong 1898, ako ay nakalaya at bumalik sa Pilipinas. Ipinagpatuloy ang pagtulong sa mga nangangailangan hanggang sa kahuli-hulihang yugto ng aking buhay. Iyon ang naging buhay ni Melchora Aquino de Ramos. Pumanaw siya sa edad na 107. Ang kanyang mga labi ay inilipat sa kanyang sariling bakuran na kilala ngayon bilang Himlayang Pilipina Memorial Park sa Quezon City. Sana ay may natutunan kayo sa aking panggagaya. Paalam!